Prospek sa pagpatay kay Negros Oriental Governor Roel De Camo, kinasuhan na pagsasailalim sa Witness Protection Program ng ilang akusado na makikipagtulungan para maresolba ang kaso. Pinag-aaralan si Patrick De Jesus sa detalye. Mula Dumaguete City, ibiniyahe papuntang PNP Custodial Center sa Kamkrame ang apat na naarestong sospek sa pamaril kay Negros Oriental Governor Roel De Camo na ikinasawi nito at ng walong iba pa. Sinampahan na ng kasong 3 counts of murder at frustrated murder ang mga sospek at 12 iba pa sa Regional Trial Court ng Tanhay Negros Oriental. 2 sa mga sospek ang nasa kustudiya na ng NBI matapos magbigay ng extrajudicial confession, kaya't pinag-aaralan na kung isa sa ilalim ang mga ito sa Witness Protection Program ng DOJ. Pero ayon sa DOJ, nagpahayag na rin ng intensyon ang 2 iba pang sospek na makipagtulungan sa kaso. Kasama po yan, sir, sa ini-evaluate at pinag-aaralan ng DOJ kung sila nga po ay papasok doon sa parameters po para sila ay maging state witness. It will be up to the prosecutor and eventually sa court po natin kung ma-appreciate po nila yung gagawin pong action po ng prosecution na team na sila po ay ma-discharge as a state witness po. May resulta ng sinagawang verification ng PNP sa mga armas na ginamit ng mga sospek, pero ilan sa mga ito ay walang record o paso na ang lisensya. So ito ngayon, ma'am, yung direksyon ng ating investigation, particularly doon po sa mga firearms na hindi po nakarecord sa database po ng PNP. Ibig sabihin na hindi po yan dumaan sa tamang proseso, maaring smuggled po yan, o kaya ang inaalam natin paano nakalusot at na nakapasa napasa kamay nitong mga suspect itong mga high-powered firearms na ito. Una naman nang sinabi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na politika ang motibo sa pagpaslang kay De Camo, bagay na patuloy na iniimbestigahan ng pulisya. At alinsunod sa utos ng Pangulo, tinutukoy na ng PNP ang mga political hotspots sa bansa. Sabi nga po ng ating presidente, wag muna nating isipin yung eleksyon ngayon dahil malayo pa, pero just the same, nakikita natin because of the recent events, apat po na elected officials ang na-involved po sa shooting incident, naging biktima po. Patrick De Jesus, para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.